everyone! Last get ready with me ko na dito sa aking kwarto. Kaya kahit wala na masyadong naman tong kwarto ko, dito ko pa rin gusto mag-get ready kasi mamimiss ko to. Mamaya na yung flight namin papuntang Philippines. Kaya mag-aayos lang tayo ng konti. Matutulog lang din naman ako sa biyahe. Hopefully makatulog. Minsan kasi hirap ako makatulog sa biyahe. Minsan kasi hindi ako nakakatulog sa airplane. Minsan naman, pag super pagod, talagang dire-diretso yung tulog. So, sana ngayon, makatulog ako ng dire-diretso para makapagpahinga and madaming energy pag-uwi ng Pilipinas. So, ayan, nag-moisturizer lang tayo. Then, yan naman, magsa-sunscreen. Inuubos ko na lang ito. Then, pag-uwi ko ng Philippines, bibili na ako ng bago. Tingnan yung kulay ko, super nag-fade na siya. I'm not sure kung fully healed na yan or baka mag-fade pa konti. Pero ganyan lang kasi yung gusto ko talagang kilay. Ayoko nung super kapal. Gusto ko yung basta may shape lang siya. Tingnan nyo hanggang dito. Ayun, parang kumaga nadagdagan yung kilay ko. Ito super gumanda. Pero hindi ko gusto yung sobrang may kulay. Ganyan. And ito talaga yung request ko kay Ate Elaine. And in fairness, super na-achieve naman. Kaya man, hindi ko na kailangan magkilay. Hindi na ako magkikilay. Okay na yan. Super natural look lang, di ba? Yung woke up like this na kilay, pero natural pa din tingnan. Dito sana ako harap sa salamin, kaso hindi maganda yung lighting doon. So, dito na lang tayo sa camera nagsasalamin. Para po pala sa nagtatanong, gawa daw nagpa-tattoo ako, bakit wala pa rin siyang kulay ngayon? Ano pa siya guys, nasa healing process pa siya. So, kapag nag-fully healed na yung ating lips, tsaka lalabas yung color. Mapapansin niyo po yan, paunti-unti mas nagiging ano na siya, yung kulay nung tinatoo mismo sa atin. Napatuyuin ko lang yung moisturizer and sunscreen. Uy, nandito pala sa makeup bag ko yung relo ko. So, tinan natin. Uy, bukas papalitan ko na to ng oras dahil nasa Pinas na tayo. Guys, naman natatanong pala, minababasa ko sa comment section kung ano daw tong watch ko. Fossil yan, guys. Ayan. Cute. May naman, magko-concealer tayo. Ayan, para, kunwari, hindi tayo napuyat kagabi sa sobrang excited natin para sa flight. Takpan natin. Ayan, yung pimple, yung mga sumpa. Takpan natin yan. Pero for sure, pagdating ko sa Pinas, hulas na rin ako. Pero at least, habang papunta sa Pinas, okay, itsura natin. Pero for sure, pagdating natin ng naiyahulas na tayo, paano ba naman guys, yung flight namin is, parang kapal yata na nalagay ko. Pero yaman na. Ang flight ko kasi ay almost 24 hours. Ang tagal nung layover ko sa Hong Kong pati sa Vancouver. Pero okay lang naman. Sobrang laki kasi ng difference nung direct flight kasi sa may layover. So, syempre okay na tayo din sa mas makakamura tayo kasi ang laki din ng difference. Ang kapal! Yaan mo na, nandito na eh. Ang kapal talaga, kamay-kamay lang. Wala na tayong brush. Dahil yung brush ko nasa Pilipinas. Ala, pumasok na sa loob. Ala, sige. Ang kapal lang nalagay. Ala, ang puti. Then, pagdating naman sa Pinas, hulas na rin yan. Hindi ko alam ba, nag-makeup pa ako ngayon. Yan, de-blend lang natin lahat ng in-apply natin concealer. Parang din yata natin kailangan mag-foundation dahil ang kapal na nung nalagay ko. Ito lang yung pimple na super visible. Ang laki kasi eh. Kung kailan kasi may importanteng ganap tsaka talaga lumalabas yung mga pimple ko, ang galing nilang tumiming. Tapos kapag nasa bahay, dun ka clear skin, dun walang pimple. Okay, tapos magpa-foundation lang ako. Ito guys, nabili ko sa Philippines. Grabe, the best yung coverage nito. Gustong gusto ko to, concealer, tas ito. Yun na, alam mo, ubos na siya. Pero dahil pa-uwi naman na kami ng Philippines, bibili na lang tayong bago. Huwag lang guys ha, salamin na yung gagamitin ko para sure na pantay yung color. Yung shade na to, super sakto din sa akin. Kaya ito talaga yung favorite kong foundation. Mas gusto ko to kaysa dun sa liquid. Dati kasi ma-liquid foundation talaga ako. Pero simula nung nabili ko to, ay natuklasan ko to. Hindi na, minsan na lang ako mag-liquid. Minsan pag nasa mood. Pero madalas, ito pa rin talaga yung gamit ko. Diba, mukha na tayong Espasol. Kakalibutan ng leeg para kahit pa paano. Espasol man tayo. Hanggang leeg naman yung Espasol, di ba? Feeling ko sobrang puti ng mukha ko. Yan, napagbigyan nyo na. Pupunta naman tayo ng airport eh. Co-contour lang tayo. Hindi ka makikilay tsaka eyeliner kasi may eyelash extension na tayo. Tsaka eyebrow tattoo. Ito, andito pwede mawala para tatakpan natin yung mga double chin, mga sumpa. Nakakalungkot. Let's get ready with me ko na dito sa aking room. Contour. Dahan-dahan lang para pantay. Pero kunwari, payat tayo kahit hindi. Mukha na ba tayong payat?
Nagkaroon na ng dimension yung ating face. Nagmukha tuloy nung nalat ng pimple ko dito. Maglagay din tayo ng konting blush. Wala yung brush ko pang blush. Ito na lang. Para ko na-remistisa ulit kahit hindi naman. Mag-highlighter din tayo konti. Same brush na, pwede na yun. Mag-nose contour lang tayo. Yan, konti lang. Para ko na-re nagpa-rhinoplasty. Di ba, puro pagkukunwari na lang itong makeup look na to. Ayan, done na yung ating makeup look. Yan na yun. Okay na ba? Hindi pa kasi ako pwedeng maglagay sa lips ng kahit ano bukod sa petroleum jelly and yung kilay ko din. Yung kilay ko, ganyan na yun as is. Gustong-gusto ko siya ng ganyan. Hindi siya sobrang kapal. Mukha lang siyang natural. Kailangan ko lang itong linisin. Pero sa ibang araw na, nag-heal pa lang naman yung kilay natin. So, yay! Here's our makeup look. See you on the Philippines!